Magandang umaga po sa inyong lahat para po sa ating morning devotion na isko pong share sa inyo ang John chapter 14 verse 15. Basahin ko po sa inyo. If you love me, you will keep my commandments. Napakadali po at napakaikling talata pero punong-puno po ito ng katotohanan para sa ating ngayong umaga. May mga iba-ibang rason bakit po ang tao sumusunod sa kanya. Una, may mga taong sumusunod po sa Panginoon dahil takot. Dahil para sa kanila ang Diyos ay isang strictong Diyos na kailangan mong sundin. Meron naman po sumusunod sa ating Panginoon dahil gusto nilang pagpalain. Para sa kanilang paniniwala, ang pinagpapala niya ay masunurin sa kanya. Meron naman po dahil obligasyon. Dahil trabaho nila to. Kailangan lang sumunod. Wala silang magawa. Pero may isang uri pong pagsunod ng Diyos na gustong-gusto ng Diyos at yun ang nais niya ang gawin natin ngayong umaga. Ano pong uri ng pagsunod yun? Yung pagsunod dahil mahal niya ang Diyos. Sabi niya po doon, if you love me, you will keep my commandments. Ang ibig niya pong sabihin, kapag sumusunod ka, parang mong sinabi sa kanya na mahal mo siya. At kapag mahal mo siya at sinabi mo sa kanya na mahal kita, Panginoon, para mong sinabi sa kanya na nais kitang sundin. So saan po ang basihan ng lahat ng ito? Ang basihan ay nandun sa pagmamahal. Ayaw ng Diyos na ang isang tao po, isang anak niya, sumusunod sa kanya dahil takot sa kanya, dahil gusto siyang pagpalain, o dahil obligasyon niya. Gusto ng Diyos dahil mahal niya ang Diyos kaya siya sumusunod dito. Ito po ang isang bagay na hinahanap ng Diyos araw-araw sa kanyang mga anak. Ang pagmamahal. Minsan, ginagawa po natin ang pagsunod dahil gusto lang natin siyang ipakita sa kanya dahil siguro obligasyon natin dahil takot tayo. Gusto lang natin mapagpala. Sana ngayong umaga makita po ng Diyos na ginagawa natin lahat ng bagay na pagsunod dahil mahal natin siya. Malinaw po sa kanyang sinabi sa John chapter 14 verse 15 na ang kanyang pagmamahal ang maging basihan kung bakit natin siya mamahalin. Bakit po? Anong mayroong pagmamahal ang Diyos? May dalawa pong elemento ang kanyang pagmamahal. Una po, yung elemento ng sacrificial o pagsasakripisyo sa kanya. Kapag minamahal mo isang bagay kagaya ng ginawa ng Diyos, pinakita niya ang pagsasakripisyo para sa atin. Iniwan niya ang langit, pumunta siya sa krus, namatay siya doon, nilibing at nabuhay at hanggang ngayon, nagsiservisyo pa rin sa atin. Itong sakripisyo nito dahil sa kanyang pagmamahal. Pangalawa, there is always an element of suffering. Nag-suffer siya ng grabe para lang pakita sa atin ang pagmamahal. Pag-aalipusta, pagmamaliit, at yung pong pag sinaktan po siya, lahat po ito ay tinanggap niya dahil pagpapatunay ng kanyang pagmamahal. Itong pagmamahal na ito ang pinadama niya sa atin at binigay niya sa ating lahat. At ang pagmamahal din po ito ang inaasahan niyang magiging motivasyon natin para mahalin siya. At kapag mayroong ganyang uring pagmamahal, ikaw at ako, matututunan natin mahalin at sundin siya dahil sa pagmamahal na ito yung magtutulak sa atin para sabihin natin, gusto kong sundin ka dahil sa graming ginawa mo sa amin. Kaya sabi niya, kung mahal mo ko, susundin mo ako. Kung mahal mo ko, willing ka rin magsakripisyo para sa akin. Kung mahal mo ko, willing ka rin magsuffer para sa akin. Kaya kung ano man ipapagawa ko sa iyo, walang reklamo maririnig sa iyo dahil willing kang magsuffer, willing kang magsacrifice because you love me. Ito po ang hinahanap sa atin. At ngayong araw na to, dito rin po ang gusto niyang hanapin at makita sa ating lahat. Minsan po, nakakalungkot na mayroong mga taong nagsasabing mahal ang Diyos. Pero ang hinahanap ng Diyos ng tunay na pagmamahal ay nasa pagpapatunay ng pagsunod sa Kanya. Ikaw po ba ay willing ngayong araw na to na gawin ito sa Kanya? Ito po ang inaasahan. Pero mayroon po isang bagay na gusto malaman ng Diyos. Paano kung isang bagay na pinapagawa ng Diyos ay yung mga bagay na ayaw mong gawin? Madaling mahalin at sundin ng Diyos kung kanyang pinapagawa ay yung nais mo. Pero paano kung bagay ay yung ayaw mo? Pero yun ang sabi niya.
If you love me, then you will keep. Paano kung ang pinapagawa niya, yung ayaw? May dalawang bagay po akong suggestion sa inyo. Mula po sa talatang ito. Number one, think about God's love. Kapang isang bagay, parang tila ayong ang ayaw mo, pero nais niyang pagawa sa iyo. Think about His love. Think about His suffering. Think about His mga pagsasakripisyong ginawa sa atin. Sabi niya po kasi sa John chapter 10, verse 11, ito po ang sabi niya. I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for his sheep. Think about it, sabi niya. Kung ako, binigay ko ang aking buhay para sa iyo. Pinadama ko sa inyo sa pamagitan ng pagbibigay. Kung ikaw ay nahihirapan sa gusto kong pasunod, is kung malaman mo na yung pinapagawa ko sa iyo ay hindi masama para sa iyo. Hindi, nagsakripisyo ako sa iyo dahil gusto kong mapabuti ka. Kahit kung meron akong papagawa sa iyo, sure na yan dahil sa kabutihan. Think about it pag meron isang bagay na hindi natin kaya. Mahal, ninahal tayo ng Diyos at willing po siya. So, kung talagang mahal natin ang Diyos, willing din tayo mag-obey sa kanyang kalooban dahil alam natin ito ang gusto niya dahil mahal natin siya. So, sa gitna ng hardship, sa gitna ng medyo hindi natin kakaya, para palagay hindi mo kaya, think about His love for us. Dahil ang pagmamahal na ito magmamotivate sa atin para lalo natin mahalin siya at kapag lalong dumagdago, naging mas buo ang pagmamahal natin sa Diyos, mas mawiling tayong mag-obey sa Kanya. Kaya yung sabi niya, if you love me, ibig sabihin, binigyan na kita ng pagmamahal and then it's up to you para patunayan sa akin na mahal ko din ako. Paano kung ang pinapagawa niya sa iyo ay yung mga bagay na gusto niyang gawin sa ibang tao pero ayaw mong gawin ito sa ibang tao dahil itong tao ito ay hindi gumawa sa iyo ng mabuti, then gusto niyang gawin mo sa kanya? Well, remember po na siya ang unang nagpakita ng pagmamahal sa atin sa mga taong hindi dapat mahalin. At ang hindi yung pagmamahal niya kahit hindi dapat mahalin, pero pinakita niyang minahal kasama po ikaw at ako. Kaya sabi niya po sa 1 John 3:16, by this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our life also for our brethren. Kaya kung natanong paano kung pinapagawa sa atin ng Diyos sa mga bagay na hindi ayaw mong gawin sa isang tao, sa isang tao na hindi naman kamahal-mahal. Pero sabi niya, ako ang maging halimbawa mo. Minahal kita kahit hindi ka kamahal-mahal. Gusto kong gawin mo ito. So, siya na po ang nagbigay ng enablement sa atin na gawin ito dahil nauna siyang nagbigay at nagmahal sa atin. Mahirap man, pero ang maging basihan na gusto ng Diyos ay ang pagmamahal. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa publikasyon mo, hindi dahil sa gusto mong pagpalain, dahil mahal mo ang Diyos. Ito po ang gusto ng Diyos sa atin. Itong araw pong ito, matutunan nating mahalin ang Diyos. At pag natutunan nating mahalin ang Diyos, matututunan nating sundin ang ating Diyos sa ating buhay. At yun po ang masayang gusto makita ng Diyos sa araw na ito. Hindi ka po ba na sundin ang Diyos ngayong araw sa sasabihin sa iyo? Kung nahihirapan ka, think about this lang. Sabi niya po, mahalin mo, kung mahal mo ako, susundin mo ako. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Ikaw ang nagturo nito sa amin. Pinakita mo ito doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayong araw na to, anuman po ang iba susunod niyo sa amin, gusto niyong paggawa sa amin, hayaan niyo Panginoon, paalala niyo sa amin ang pagmamahal na binigay mo sa amin. Pagsasakripisyo at suffering mo. Kung sa ganun pagmamahal na yan, magtulak sa amin para sundin ka. Dahil ang nais mo, makita na pagsunod, nakabase sa pagmamahal sa iyo. Salamat po, pagpalain niyo po kami sa buong araw. Mahal ka namin, kaya nais namin kayong sundin. Lahat ng kapurihan ay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mapagpalang araw.